Ang tunay ko pong pangalan is Ralph Bismin Dimehilio Makasarte. Dito sa Banisilan, yung noon ako dito as tata yung palayaw ko. So, dito rin ako lumaki. At saka, nagtapos ako ng pag-aaral ko ng civil engineering sa Cagayan University. Then after ng pag-aaral ko, pumasok ako pagka-sundalo. So, nag-umpisa ako sa rangkong private. Noong 1998, pumasok po ako. Then, since graduate na po ako ng college ko, so, nabigyan ako ng chance na makapag-exam sa OCS. No? So, naging official ako ng Philippine Army noong 2002. So, naglingkod ako sa Philippine Army for 23 years. Then, medyo na-challenge ako sa mga pangyayari sa bayan ko na kinalakihan. Kaya ako nag-file ng candidacy pagka niyo. Yung father ko po ay dating sundalo din. Nang yung serial number noon, nag-umpisa sa 5-1. Sa hulo dati na-assign. So, from army, naging PC, pwede pa man dati. Then, na-assign siya ng WAO. Nagkita sila ni mama. Tapos, dito sila napadpad sa Banisilan. Itong Banisilan ay barangay dati ito ng Carmen. Mother municipality namin yung Carmen. Yung Banisilan, Carmen, North Cotabato pa ang tawag noon. So, nag-serve si Papa dito ng barangay captain for 20 years. At naging vice president rin siya sa Carmen. Then, noong 1982, naging vice mayor siya ng Carmen sa time ni Governor Cahilo. Yun din ang time na siniparit kami sa Carmen na naging bayan yung Banisilan. So, naglingkod yung aking ama from 82 to 1998 bilang mayor dito. Then, yung tumatakbong vice governor ngayon ng North Cotabato na yung aming bunso ay Kwansya. Board member dati, no? Yun din nasa politika rin yun. Then may kuya din ako na up to now siya, number 2 siya na councilor sa bayan ng Banisilan. At saka dati yung kuya ko dito naging barangay captain din. So ako lang yung naiba na napasok sa sundalo. Lahat sila halos nasa politika. Actually, hindi man talaga yung angkwa natin na ibalik talaga yung pangalan. Na-challenge lang ako sa mga pangyayari na hindi maganda. Kasi mismo ako, personal, pinuntahan ako dito sa bahay ng ating mga, siyempre, kalaban natin sa politika. May inutosan sila. Inoperan ako na bayaran ako ng 4 million at saka kung magkano yung pera na kailangan ko. Yun ang nag-udyok sa akin na tumakbo kasi na-challenge ako sa ginawa nila. Dahil ako bilang sundalo, yung tanging kapital ng isang sundalo maliban sa buhay, dignidad lang. So, mismo pagkatao ko na at dignidad, bibilhin nila. So, anong mangyayari doon sa mga tao sa baba kung tayo, isang official tayo, bibilhin tayo? Kaya ako tumakbo dahil sabi ko, subukan ko na lang para yung vision ko, yung gusto kong mangyari sana sa Banisilan is mabalik yung sinaunang politika na lahat may chance sa maging leader, may pera man o wala. Yung pamulitika na mayroong prinsipyo na hindi kaya bayaran ng 500 o 1,000 yung boto ng tao. At saka yung politika na mayroong respeto sa bawat isa. Kasi demokrasya man tayo. Karapatan ng bawat isa kung pumili kung sino ang gusto mo. At karapatan ng bawat individual na mag-file ng candidacy kung anong gusto mo rin. Huwag kang pigilan doon sa ambisyon mo. So, yun ang nag-udyok sa akin na tumakbo at sasabak dito sa magulong mundo ng politika. Yung kalaban natin, batikan din yan sa politiko. Dito sa Banisilan, naging vice mayor yan. 6 years na siya ngayon. So, kahit pa paano, pagdating sa political machinery, wala tayo doon. Pagdating sa resources, medyo kung sa Bisaya pa yung tinatawag nilang City Gis, tanggap natin yon. Pero yung akin lang, inihain ko sarili ko yung dignidad ko para may pagpilian yung mga tao, may opsyon. Kasi marami dito tinatakot. Yung iba nagsasabi, sir, tinatakot kami. Sabi ko sa mga tao na huwag kayong dapat matakot dahil sa ngayong panahon ng halalan, ang pinakaduwag dapat kaming mga politiko. Kasi yung kapanalaluna namin, manggagaling doon, mandatos doon sa tao. Dapat yung pinakamatapang sa ngayon na panahon,
yung mga butante dahil sila yung maglukluk sa amin sa pwesto. Kaya ang advice ko, kung may pera na ibigay, tanggapin nila kasi pera man ng bayan yan, sigurado tayo niyan. So, tanggapin nila at isipin nila na yung pera galing sa akin at saka ako ilagay sa balota nila para makuha natin yung mga tao na to na nasanay na lang sa pera-pera pagdating sa eleksyon. Una-una, bilang sundalo, pinaka-importante sa lahat yung kapayapaan. Kasi ako naniniwala, pag walang kapayapaan, walang development na mangyayari sa mga bayan. So ako bilang sundalo, madaling mai-apply yun, lalo na dito, 20 barangays, may 16 na Christian barangays at 4 Muslim barangays. So dito sa 4 Muslim barangays, may mga problema na rido. So yung experience natin sa pagkasundalo, alam natin yung tradisyon ng mga Muslim brothers natin at sa tulong ng kanilang mga elders, sa tingin ko madaling mai-resolve. At saka isang problema dito yung land conflict between Christian and Muslim. So yun nga ang talagang hiniling ko sa mga mamamayan ng Banisilan na kailangan natin na magkaroon ng representative ng mga Muslim brothers natin. Kasi sa kabila, sa kalaban natin, wala silang kinuha na kahit isang Muslim na tumakbong pagka-counselor. Sa akin, meron akong dalawa, yung mga anak ng former counselor din ng father ko. Namatay na nga yung dalawa na yon. So yung anak nila ang pumalit kasama ko ngayon para katuwang natin doon sa Peace and Order. Kasi nakausap ko yung sa IP, actually yung IP ngayon, may representative na sila. Kahit walang election, mayroon sila. Pero yung unfair doon sa 4 barangays ng Muslim brothers natin, Muslim community. So kung hindi ako tumakbo at walang tumakbo na mga counselor, walang mag-represent ng kanilang mga problema doon sa 4 barangays na yan. Kaya iba yung approach ko doon sa mga Muslim brothers natin. Doon naman sa IP, mayroon silang representative pero wala silang sariling opisina dito. Parang tawagin natin na IP hall. Kung yung mga IP brothers natin, pag pumunta ng Banisilan, pupunta sila doon. Tapos sira yung mga daan nila papasok. So then kailangan silang mabigyan din ng 4x4 na sasakyan. Parang multi-purpose vehicle nila. Maaring magamit maging service nila. Kung may emergency, pwede maging ambulance nila. So yun ang nakita ko. Mayroon tayong programa, yung sa Muslim brothers natin, magkaiba kasi yun. Kasi for so long, 40 years old na itong Banisilan. Unfair sa mga Muslim brothers natin, wala silang matinong simbahan dito sa poblasyon. So pag, inshallah, pag tayo yung manalo dyan, gagawa natin sila ng mosque dito sa town mismo, poblasyon. Pangalawa, wala silang Muslim cemetery up to now. So, yun din ang isang plano ko doon sa mga Muslim brothers natin kung saan-saan lang nila nililibing yung mga patay nila. Then, yung pangatlo, itong mga madrasa nila so at saka yung mga guro nila, yung mga ustads. Napag-alaman ko na sila-sila lang nag-ambag-ambag para makagawa ng paaralan at saka makabayad doon sa sahod ng kanilang ustads. So, then, additional nun, yung magpadala tayo ng mga 5 Muslim brothers natin yearly doon sa Mika para mag-pilgrimage. Then, sa mga Christian naman na different churches natin, tutulong din tayo sa construction, repair ng mga simbahan at lahat ng activity nila. Kasi gusto ko kasi yung sinusulong ko ngayon is yung political reform sa Banisilan. Ngayon, kaakibat ng political reform, dapat mayroon tayong values formation na tinatawag. At ako po ay naniniwala na doon natin yan makukuha sa simbahan at sa kapaaralan. Kaya dapat suportahan ng LGU yung iba't ibang sikta ng simbahan at paaralan din dito sa bayan ng Banisilan.